Magandang araw po mga ka-curious, maligayang pagbabalik at welcome po sa lahat ng mabago pa lang sa channel ko. Sa videong ito ay ibabahagi ko naman sa inyo ang isa na namang nakakakilabot na kwento na nangyari sa Denmark taong 1913 hanggang 1920. Ang kwentong ito ay patungkol sa babaeng nagngangalang Dagmar Overbye. Sa panahong ito ay siya ang kinamumuhiang babae sa buong bansa ng Denmark. Dahil sa loob ng 7 taon ay naghasik siya ng kasamaan sa kanilang lungsod. Hindi lang isa kundi 25 ang kanyang mga naging biktima. Dahil dito ay nakilala siya bilang notorious na babaeng serial killer sa buong bansa. Kaya tara, samahan niyo akong pakinggan natin ang buong kwento. Sino si Dagmar at kung ano ang nag-ujok sa kanya sa kasuklam-suklam niyang krimen. Sa kwentong ito ay puntahan naman natin ang Copenhagen, Denmark. Ito ay may mahigit 170 na kwadradong kilometro ang laki. Ito din ang kabisirang syudad sa buong bansa. Maunlad ang syudad na ito dahil ito ang sentro ng pinansyal sa kalakalan, mga negosyo, siyensya, kultura at teknolohiya. Ang Copenhagen ay ang pinakamatao din na syudad sa buong bansa. Sa taong 1920 ay umabot na ng mahigit 500,000 ang populasyon nito. Kilala din ang syudad dahil sa kanilang mga tradisyonal na mga pagkain, magagandang tourist attractions at mga landmarks, mga museo, sinaunang palasyo at mga kastilyo. Pero sa kabila ng kagandahan at maunlad na syudad na ito, ay naging puga din pala ito ng isang babaeng serial killer. At ito ay si Dagmar Overbye. Ipinanganak noong 23 ng Abril taong 1887 sa Skanderborg, isang maliit na nayo ng Denmark. Ito ay malayo sa syudad. Isa sa pangunahing pagkabuhayan dito ay ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga magulang niya ay sina Anne Marie at Soren Julius. Ang mag-asawa ay kumakayod araw-araw sa pagsasaka para may makain ang buong pamilya nila kahit 2 o 3 beses sa isang araw. Kahit sa kasipagan nila ay labis pa rin silang naghihirap. Tanging ang pagsasaka na lang ang inaasahan ng buong pamilya. Pero ang kanilang kahirapan ay hindi naging balakid sa mag-asawa. Pinapaaral pa din nila ang kanilang mga anak. Habang lumalaki na si Dagmar, ay kabaligtara naman ang kanyang ugali sa kanyang mga magulang. Mailalarawan siyang sumpungin at demanding na bata. Hindi siya marunong umintindi sa sitwasyon ng pamilya nila. Sa edad na 11 ay lumala ang ugali niya. Madalas na siyang nagsisinungaling. Ilang beses na din siyang nagnanakaw. Isang araw ay nahuli siyang nagnakaw ng iniipong pera ng kanilang kapitbahay. Hindi man kalakihan, ay mali pa rin ang ginawa niya. Isa pa, mahirap din tulad nila ang pamilyang pinagnakawan niya at nalaman ito ng mga magulang ni Dagmar. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na nagawa ito ni Dagmar kahit sa murang edad pa lang nito at kahit anong pangaral nila dito ay umuulit pa rin. Walang magandang pagbabago. Dahil dito, napuno na ang mag-asawa kaya sa murang edad pa lang ni Dagmar ay ipinadala siya sa isang malaking sakahan para magtrabaho at nang matutunan ang marangal na pamumuhay. Dito ay siya ang tagalinis ng buong sakahan, tagapastol ng kambing at mga baka. Tuwing madaling araw naman ay taga-kolekta siya ng mga itlog ng manok at tagagatas rin ng baka. Ang mga may-ari ng sakahan ay binabayaran din siya ng sapat na halaga katumbas sa lahat ng trabaho niya. Sa paglipas ng mataon ay nagpalipat-lipat na siya ng trabaho. Naging kasambahay naman siya sa iba't ibang may kayang pamilya. Ngunit sa mga panahong ito ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagnanakaw. Mismong ang pamilyang huli niyang pinagtrabahuan ay pinagnakawan niya ng mga gamit at pera. Pinakulong siya ng pamilyang ito. At dahil hindi naman kalakihan ang kanyang ginawa ay pinalabas kaagad siya matapos ang mahigit 1 linggo. Dahil sa kahihiyang idinulot ng ginawa niya, ay bumalik siya sa nayo ng pamilya niya. Dahil sa mga may karanasan na siya, ay madali lang sa kanya na makahanap ng trabaho. Nakapasok siya ng trabaho bilang servidora sa isang bar.
Dito ay may nakilala siyang lalaki. At ito ay si Bisguard. Mabilis lang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang di kalaunan ay napagdesisyonan ng dalawa na mag-live-in. Kahit walang basbas ng kanilang mga magulang. At dahil sa maliit lang ang kanilang kinikita, ay naninirahan lang sila sa isang maliit na kwarto. Di kalaunan ay nagsilang si Dagmar ng isang malusog na batang lalaki. Una ay matiwasay pa ang kanilang pagsasama. Pero lumipas ang mga buwan ay mas lalo lamang silang nahirapan na itaguyod ang maliit nilang pamilya. Mas lalo pang nadagdagan ang kanilang mga problema dahil isang araw ay biglaan na lang hindi na nagising ang kanilang anak nang pinuntahan nila ito sa higaan. Misteryoso ang nangyari dahil nung una ay nakita pang malusog ito. Ang nakalagay sa death certificate ay pneumonia daw ang sanhi. Pero ayon naman ng doktor na unang nagsuri ay nagkulay asul ang malapi nito. Isang palatandaan na maaaring ito ay puwersang nawalan ng hininga. Dahil sa misteryong nangyari sa bata, ay naging usap-usapin si Dagmar sa buong kapitbahayan. Nagsususpet sa ang karamihan na maaaring may kinalaman siya sa sinapit ng bata. Para makaiwas na mapag-usapan, ay umalis siya sa lungsod at iniwan ang ka-live-in niya. Nang tumuntong naman siya ng 24 na taong gulang, ay nakailang relasyon na din siya sa iba't ibang mga lalaki. Nakipagsapalara naman siya sa nayo ng Asinrap, isang maliit na lungsod sa Denmark. Ito din ang panahon na nakilala niya ang isang binata na si Jen Sorensen. Hindi katulad kay Bestgard, ay lubos-lubos naman ang pagkagusto niya kay Jens. Ang hindi alam ng lalaking ito ay nagdadalang tao na pala si Dagmar sa ibang lalaki. At ito ay inilihim niya kay Jens. Nanganak naman siya ng lihim sa isang batang babae. Pinangalanan niya itong Irina Marie Overbye. Pinaadap agad niya ang bata dahil plano niyang makipagkita ulit kay Jens. Isang taon ang lumipas ay nagkita ulit sila ng lalaki. Sa pangalawang pagkakataon ay nabuntis na naman siya sa ibang lalaki. At ito ay nalaman na ni Jens. Pinayuhan niya si Dagmar na i-consider niya ang abortion. Ngunit hindi ito kagustuhan ng babae dahil baka magiging komplikado pa ang proseso at isa pa, illegal din ang abortion noon. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagdadalang tao. Nanganak naman siya ng isang batang lalaki. Ngunit imbis na ipa-adapt niya, ay iniwan niya lang ito sa isang sakahan. Bumalik ulit siya kay Jens dahil hinahangad niyang pakakasalan siya ng lalaki. Ngunit hindi ito kailanman mangyayari. Dahil pagkatapos niya lang manganak, ay kinumpronta siya ng lalaki at sinabing hindi siya pakakasalan nito. Hindi ito inaasahan ni Dagmar dahil dito ay umabot sa punto na pinagtangkaan niya ang kanyang sarili. Sa taong 1915, ay muling nagsama si Dagmar at ang kanyang anak na pinaampon na si Irina Overbye. Lumipat sila sa siyudad ng Copenhagen. Nakipagsapalaran dito dahil nga isa itong maunlad na siyudad at maraming mapagkakakitaan rito. Nagkaroon naman siya ng maliit na tindahan dito. Pero hindi ito masyadong lumago dahil kapanahunan din ito ng unang digmaang pangkalahatan. Hindi kalaunan ay nasara ang tindahan niya. Ngunit madali lang sa kanya ang maghanap ng mapagkakakitaan ng pera. Sa panahong ito ay tumanggap siya ng trabaho bilang yaya ng mga bata. Pero kukonte lang ang kinikita niya dito. Isang araw ay may nabasa siyang artikulo sa pahayagan patungkol sa mga babaeng nakatanggap ng sapat na halaga matapos mag-ampon ng bata. At ito ang nagbigay sa kanya ng ideya para magpatayo ng sariling adoption agency niya. Tumanggap naman siya agad ng mga bata at binayaran siya ng sapat na halaga para sa gastusin at sa serbisyo niya. Sa panahong ito ay kumuna ang mga babaeng nabubuntis kahit hindi pa kasal, kaya marami na rin ang mga dalagang ina. Sila ay ang mga babaeng hindi kayong tustusan ang pagpapalaki ng bata. May mga ilan rin na mga kababaihan na nabibilang sa prominente at mayamang pamilya. Dahil magiging kahihiyan sa kanilang pamilya kung mabubuntis na walang asawa. Dahil dito, naghanap si Dagmar ng mga dalagang ina. Hanggang taong 1916
ay may nahanap siyang babae, isa ring dalagang ina, 26 na taong gulang. Nabuntis ito at nagsilang, ngunit hindi ito pinanagutan ng lalaki. Naais ng babae na wala na siyang obligasyon sa bata. Kaya 3 linggo pa lang ang bata ay kanya na itong ibinigay sa pangangalaga ni Dagmar. Pinabayaran niya ito buwan-buwan. Matatapos lang ang kanilang kontrata kung may interesado ng mag-asawa na mag-aampon sa bata. Sa sumunod na mga araw, ang batang ito ay dinala ni Dagmar sa labas para igala. Ngunit ang nakakapagtaka ay bumalik lang siyang mag-isa. Ilang araw ang lumipas ay nagkagulo ang lungsod dahil may batang natagpuan sa isang pampublikong palikuran. 3 araw na palang nasa palikuran ito bago matagpuan ng mga tagalinis. Pero ang nakakalungkot, ito ay hindi na gumigising pa. Walang ideya ang mga nakakita kung sino at kanino ang bata. Nangumusta naman ang ina ng bata kay Dagmar. Pero ipinalabas niyang ang bata ay nasa maayos lang na kalagayan. Mga 1 linggo lang ang lumipas ay tumanggap na naman siya ng bata na aalagaan. Saglit lang din niya itong inalagaan dahil inulit na naman niya ang kanyang ginawa. Iniwan niya ito sa ilalim ng tulay. Ang iniwan niya ay siniguro niyang hindi nagigising pa. Labis na nabahala ang buong komunidad nang sunod-sunod nang may mga natagpuan ang mga bata. Kaya sinimulan itong imbestigahan ng otoridad. Nakatawag naman ito ng pansin kay Dagmar. Nag-alala siya na baka matuko siya bilang salarin. Dahil dito ay may nakahain na siyang plano. Dahil ayaw niyang mag-iwan pa ng bakas ng ebidensya. Sa mga taon na lumipas ay tumanggap siya ng tumanggap ng mga bata. Sa panahong ito ay wala na ding nabalita pang mga natagpuang bata mula sa iba't ibang dako ng Copenhagen. Walang kaalam-alam ang mga ina nito kung ano na ang nangyari sa kanila. Sa panahong ito ay illegal ang abortion, kaya kung may mga nabubuntis ay ipinagpatuloy nila at ipinapaampon pagkatapos manganak. Kaya kahit illegal ang negosyo ni Dagmar ay may tumatangkilik pa rin ito, ang hindi alam ng mga ina na may ginagawang karumal-dumal si Dagmar. Sa Hulyo ng taong 1920 ay may isa na namang dalagang ina at ito ay si Caroline Agsens, nagmula sa isang relihiyosong pamilya. Ikinahiya at itinakwil siya ng magulang niya nang malamang nabuntis siya at walang ama. Nang makita ng pamilya niya ang inosenteng bata ay hindi rin ito tinanggap nila. Dahil dito ay nagpaskil siya ng advertisement sa isang pahayagan. Naghahanap siya ng aalaga o aampon sa bata. Sa dinami-dami pa naman ng taga-alaga ng bata sa lungsod, ay doon pa siya napunta kay Dagmar. Nakipag-ugnayan ito sa kanya matapos mabasa ang advertisement niya sa pahayagan. Agosto ng taong 1920 ay nagtagpo ang dalawa. Nag-usap sila. Ayon ni Caroline, ay hindi niya talaga kagustuhan na ipampon ang 3 linggo pa lang niyang anak na si Sarah. Sa araw na ito ay nagdalawang isip pa si Caroline kung itutuloy ba niya ang plano. Ngunit pinangakoan siya ni Dagmar na aalagaan daw niya itong mabuti at hahanapan ng mabuting pamilya. Dahil dito, ibinigay ni Caroline ang bata sa kanya at para matanggap at mapatawad na rin siya ng pamilya niya. Si Dagmar na ang pinakamasamang babae dahil para wala ng ebidensya pa, katulad sa ginawa niya sa iba pa, ay kanya itong nililiyaban sa heater ng bahay, nilulunod, o di kaya ay ibinabaon sa likod ng bahay para wala nang maghahanap pa. Hindi pa rin mawala sa isip ni Caroline ang bata, na konsensya siya sa kanyang anak. Kaya sa sumunod na araw ay bumalik siya sa bahay ni Dagmar dahil gusto niyang kunin ulit ang bata. Natulala at nagulat naman si Dagmar nang makita niya ulit ang ina ng bata. Pero agad siyang nakaisip ng ideya para mapaniwala niya ito. Ayon niya ay pinaampon kaagad niya ang bata sa isang pamilya na nasa ibang distrito ng Copenhagen. Hindi na daw niya matandaan pa ang kinaroroonan ng bahay nila. Pinangakuan niya si Caroline na bumalik na lang sa ibang araw dahil makikipag-ugnayan pa daw siya ulit sa mag-asawang umampon nito. At dito kay Caroline magsisimula ang kalbaryo ni Dagmar. Maraming beses nang pabalik-balik si Caroline para makuha ulit ang anak niya. Dahil nais niyang bawiin ito at makasama na niya, para siya na lang ang mag-aalaga nito. Ngunit sa mga araw na ito, ay parating lang may rason si Dagmar. Ayon nito,
ay hindi na daw niya makukuha ulit ang bata dahil ayaw nang ibigay na nag-ampon. Ngunit hindi na naniwala pa sa kanya si Caroline. Kaya nagtungo na ang dalagang ina sa istasyon ng pulis. Pinuntahan agad nila ang bahay ni Dagmar. Sa pag-iimbestiga nila dito, ay malalaman nila ang nakakakilabot na misteryo ng pamamahay na ito. Nagulat sila sa kanilang mga natagpuan. Hindi nila masikmura ang kanilang mga nasaksihan. Ito ay ang mga damit ng bata, mga maliliit na labi at buto na nasa aparador. Ang isa sa kanilang natagpuan ay ang heater ng bahay na puno pa ng abo at mga bungo. Maliban dito, ay may mga nakuha rin silang mahigit 20 mga litrato ng bata. Labis naman ang pagsisisi ni Caroline sa sarili dahil ibinigay pa niya ang bata kay Dagmar. Kaagad inaresto ang salarin. Sa mga katanungan ng pulis sa kanya, ay hindi niya itinanggi ang pagkakasala. Una pa niyang inamin na 16 ang kanyang mga nabiktima. Pinasuri ng investigador ang buong kabahayan ng salarin. Ngunit siyam lang na labi ang kanilang mga nakuha. Kaya kinasuhan lang si Dagmar ng 9 counts of murder. Ngunit pinagsususpitsahan pa rin ng mga investigador na maaaring umabot ng 25 ang kanyang mga nabiktima dahil sa bilang ng mga nabalitang bata na inihatid sa kanya at pinaalagaan. Nagsususpitsa din sila na pati ang sariling anak nito na si Irina ay hindi rin nakaligtas dahil bigla na lang din itong naglaho. Ang kasong ito ay naging front page sa buong pahayagan ng Denmark. Ginulat niya ang buong bansa. Sa panahong ito, ay siya na ang notorious na serial killer ng Denmark. Marso ng taong 1921 ay nagsimula ang kanyang paglilitis. Sa araw na ito ay hindi rin niya itinanggi ang pagkakasala. Nadinig sa araw na ito na gusto niya ang madali ang pera. Naghahabol siya sa ibinibayad sa kanya ng mga dalagang ina. Nangatwiran pa si Dagmar na nagawa niya iyon dahil ang mga batang iyon ay hindi din daw importante at hindi kagustuhan o planado ng mga dalagang ina. Dahil dito, ay una siyang sinentensyahan ng death penalty na parusa. Habang naghihintay naman siya sa kanyang parusa sa kulungan, ay binago naman ito ni King Christian ng Denmark. Ginawa itong panghabang buhay na pagkakulong. Sa taong 1923 ay may bagong batas na ang Denmark. Gumawa na sila ng mga legal na foster houses para sa mga bata na nagmula sa mga dalagang ina at ang gobyerno na ang mga siwa at susuporta nito. Sa taong 1929 ay pumanaw naman si Dagmar sa kanyang selda sa edad na 42 at dito po nagtatapos ang nakakasuklam na kaso ng notorious na serial killer ng Denmark na si Dagmar Overbye. Hanggang dito lamang mga kakurious. Maraming salamat sa panonood.